dinggin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Biba poong Jesus Nazareno. Tayo ngayon ay magtipon at sambahin ang poon. Magdiwang tayo sa ating debosyon, purihin ang Panginoon. Biba poong Jesus Nazareno, awit at papuri, alay namin sa'yo. Tinggin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Biba poong Jesus Nazareno. Sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, Amen. Ang pagpapala ng ating poong Jesus Nazareno, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkakaisang atid ng Espiritu Santo na way laging sumainyong. At sumaiyuri. Magandang hapon po mga kapatid. Muli nating ipagpasalamat na tayo ay nakabalik sa harap ng mahal na poon at muli nating naisasagawa ang ating dakilang debosyon sa kamahal-mahalang puso ng ating poong Jesus Nazareno. Ipagdasal po natin ang lahat ng mga taong ating pinangako ang ipapanalangin, silang di makasimba, ang mga may sakit, ang lahat ng mga mahal natin sa buhay, malayo sa ating piling, ang lahat ng mga nagsisikap na umasenso at magtagumpay sa buhay, ang lahat ng ating mga nais mangyari sa mga susunod na araw, lalo't higit ang paghahanda ng lahat para sa pagdiriwang ng kapistahan ng Poong Santo Niño. Upang sama-sama tayong mabiyayang muli ng Panginoon, hingin natin sa Kanya sa tulong ng bawat isang kapatawaran sa lahat nating nagawang kasalanan. Inaamin ko sa makapangyariang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha kong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya't isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyariang Diyos, patawarin tayo sa ating kasalanan, at ihatid tayong lahat sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ni Jesus na iyong anak ang krus at kamatayan upang ang sangkatauhan ay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong kalooban, ay magpaging dapat nawang aming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa unang aklat ni Samuel. Noong mga araw na iyon, pumili si Saul ng 3,000 Israelita at isinama sa paghahanap kay David sa bundok ng mailap na kambing. Nang matapat sila sa isang kulungan ng tupa sa tabi ng daan, nanabi siya sa may bunganga ng kuweba sa tapat ng kulungan. Samantala, sina David ay nagtatago sa loob ng kuwebang iyon. Sinabi kay David ng kanyang mga tauhan, ito na marahil ang katuparan
ng salita ng Panginoon na ibibigay ko sa iyo ang iyong kaaway at maaari mong gawin sa kanya ang gusto mo. Palihim na lumapit si David at pinutol ang laylayan ng kasuotan ni Saul. Nang magawa niya ito, siya'y inusig ng kanyang budhi pagkat para na niyang nilapastangan ang hari. Sinabi niya sa kanyang mga tauhan, huwag nawang itulot ng Panginoon na lapastanganin ko ang hari na kanyang hinirang. At napakiusapan niya ang kanyang mga kasama na huwag galawin si Saul. Ito naman nagtindig na at nagpatuloy ng kanyang lakad. Nang malayo-layo na si Saul, lumabas ng kuweba si David at humiyaw. Mahal kong hari, nang lumingon si Saul, buong paggalang na yumukod si David. Sinabi niya, bakit po kayo naniwala sa nagsabi sa inyo na ibig ko kayong patayin? Pinatunayan ko ngayon na hindi totoo iyon. Nang kayo'y manabi sa may bunganga ng kuweba, ibig kayong patayin ng aking mga kasama, ngunit hindi ako pumayag. Sinabi ko sa kanila na hindi ko maaaring pagbuhatan ng kamay ang aking hari pagkat siya'y hinirang ng Panginoon. Narito, Ama ko, ang kapiraso ng laylayan ng inyong balabal. Kung ito'y napiraso ko sa inyong kasuotan, magagawa ko ring patayin kayo noon kung gusto ko. Ito ang katunayan na hindi ko kayo gagawa ng masama kahit pinagpipilitan ninyo akong patayin. Ang Panginoon ang humatol sa atin. Siya na ang bahala sa inyo. Ngunit, hindi ko kayo maaaring pagbuhatan ng kamay. Gaya ng ating kasabihan, masamang tao lamang ang gumagawa ng masama. Ngunit, ako ay di maaaring magbuhat ng kamay sa inyo. Sino ako upang paghanapin ng hari? Ako'y tulad lamang ng isang patay na aso o kasing liit ng pulgas. Ang Panginoon ang humatol sa ating dalawa. Siya ang higit na nakaaalam tungkol sa usapang ito. At siya ang magliligtas sa akin laban sa inyo. Pagkatapos magsalita si David, sinabi ni Saul, David, anak ko, ikaw nga ba iyan? At siya'y nanangis. Sinabi pa ni Saul, higit kang mabuti kaysa akin. Sinusuklian mo ng mabuti ang masamang ginagawa ko sa iyo. Ito'y pinatunayan mo ngayon. Hindi mo ako pinaslang, bagamat maluwag mong magagawa. Bihira sa tao ang makagagawa ng ginawa mo. Ang pawalan pa ang kaaway na nasa ilalim na ng kanyang kapangyarihan. Pagpalain ka nawa ng Panginoon sa kabutihan mong ito sa akin. Ngayon, alam kong ikaw ay magiging hari ng Israel at natitiyak kong mapapanatag ang bansang ito sa ilalim ng iyong pamamahala. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.
Panginoon, kami kaawaan at lagi mong kahabagan. Oo, kami kaawaan at lagi mong kahabagan. Mahabag ka, o aking Diyos, ikaw sana ay mahabag. Sa iyo lumalapit upang ako ay maligtas, pagkat aking nasumpungan sa ilalim na iyong pakpak. Ligtas ako sa panganib hanggang ito ay lumipas. Poon, kami kaawaan at lagi mong kahabagan. Yaong aking tinatawag ang Diyos sa kalangitan, ang Diyos na nagdulot ng lahat kong kailangan. Magmula sa kalangitan, diringgin ang aking hibig. Ang lahat ng kaaway ko'y lubos niyang magagahis. Ang tapat niyang pagmamahal, maririnig na pag-ibig. Iyahayag ito ng Diyos sa aking hindi ikakait. Poon, kami kaawaan at lagi mong kahabagan. Ihayag mo sa itaas, o Diyos, ang kabatugat. Dito naman sa daigdig ang iyong karangalan. Pag-ibig mong walang mali ay abot sa kalangitan. Nadarama sa itaas ang lubos mong karapatan. Poon, kami kaawaan at lagi mong kahabagan. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Pinagkasundo ni Kristo ang Diyos at mga tao, kaya't napatawad tayo. Alleluia, alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon at sumainyo rin ang pagpapahayag ng mabuting balita ni Jesucristo ayon kay San Marco. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yon, umahon si Jesus sa kaburulan kasama ang kanyang mga pinili. Humirang siya ng 12 at tinawag niyang mga apostol upang maging kasakasama niya, suguing mangaral at bigyan ng kapangyarihang magpalayas ng mga demonyo. Ito ang 12 hinirang niya. Si Simon na tinagura niyang Pedro at Santiago at si Juan na mga anak ni Zebedeo. Sila'y tinaguriang niyang Buarneges na ang ibig sabihin mapupusok. Si Andres, Felipe, Bartolome, Mateo, Santiago na anak ni Alfeo at Tadeo, si Simon na makabayan, at si Judas Iscariote na siyang nagkanulo sa kanya. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang hapon pong muli sa ating lahat. Ating pong palakpakan at basbasan ng Panginoon, pasalamatan na tayo ay nakabalik muli dito sa kanyang banal na harapan, sa kanyang pambansang dambana. Alam ko pong napakarami pong panghihikayat at paanyaya kaliwat kanan sa Pandakan, sa Tondo, sa Cebu, lalo't nalalapit na po ang kapistahan ng poong Jesus, ang Santo Niño. Ngunit tayo ay naririto pa rin dahil iisang Panginoon ang ating sinasamba, ang poong Jesus Nazareno
na minsa'y naging ang Santo Niño. Ito ho ang tatak ng mga pananampalataya natin sa Panginoong Hesus na di matatawaran at di makakalimutan. Na pag sinabing Filipino, dalawang larawan ni Hesus ang namamayani, ang Poong Hesus Nazareno at ang Ninyong Hesus, ang Santo Niño. Kaya't sana ho kung gaano kasigasig ang ating pananampalataya at debosyon sa mahal na Poong Hesus Nazareno, sana ay ganun din ang ating pagpapakita ng ating debosyon sa mahal na Ninyo Hesus na ang kapistahay ipagdiriwang na po natin sa darating na Linggo. This is something very, very exceptional to the Filipinos. Pilipinas lang ho ang binigyan ng karapatan at karangalan na tuwing ikatlong linggo ng Enero ay ating ipagdiriwang ang Santo Niño dahil ito'y nakaukit sa ating pagka-Pilipino, sa ating kasaysayan at ang ating pananampalataya ay di matatawaran kaugnay kaisa ng ating pagka-Pilipino. Sa ating Ebanghelyo ngayon mula kay San Marco, narinig ho natin ang pagtawag o paghirang ng Panginoon sa 12 apostol. Hindi ko ho maiwasang ma-imagine at maalala para hong merong beauty pageant. Kita, alam niyo yun, mga beauty pageant na meron hong mga kandidato na among the many candidates and contestants, only few succeed to the elimination round. At ngayon, ito ang sabi. No, parang ganun ho nakikita ko na si Jesus umahon sa kaburulan at kasama ang kanyang mga pinili, 12 sila ang 12 apostol. Marami ho ang naghangad, maraming alagad ang nais maging disipulo ni Jesus. Marami sa mga disipulo ang nais na maging mga apostol. Ngunit 12 lang po ang pinalat. At ito ang pangalan ng 12 na kung atin hong sasariwain at kikilalanin, kung gusto ho ninyong makita ang kanilang mga larawan, ang mga images, itsura ng 12 apostol, ikutin ho natin ang buong Quiapo Church. At sa bawat haligi, dyan po nakatunghay, nakaluklok ang 12 apostol. Kaya't mapapansin nyo ninyo, ito ho'y napansin ko, na kapag kapistahan ng partikular na apostol, may nakaalay na bulaklak, misal may kandila pa nga sa haligi kung saan nandoon nakapwesto ang apostol na nagdiriwa ng kanyang kapistahan. Pahiwatig na ang Panginoong Hesus Nazareno nagtagumpay sa pag-aalay, pagbubuwis buhay, pagtupad sa kalooban ng Diyos, nagkatawang tao sa tulong ng 12 apostol na nakapaligid dito po sa buong simbahan ng Quiapo. So, I hope you will take notice of that, na marami hong mga larawan sa paligid natin ang baka di ho natin napapansin na nagpapaalala sa atin sa yaman ng ating pananampalataya at sa lalim ng ating pagkaugat sa Diyos na tumawag ng 12 upang kanyang maging apostol. Now, tatlong bagay ho, as usual, ang gusto kong bigyan nating pansin kaugnay ng Ebanghelyo ngayon. Una, ang pagtawag ni Jesus sa 12, bakit 12 lang? Hindi ba pwedeng mas madami? The more the merrier, happier. Mas maraming magagawa, di ba? O pwede rin naman kaunti para walang gulo. Di po ba? Pero bakit hindi ka kaunti? Bakit hindi naging 5 o 7 o 9? Ba't 12? At hindi rin naging 14 o 15 o 20? They could have more. He could have called more even. Para ho tapos ka agad ang trabaho. Pero why the 12? Mahalaga ho ang 12 dahil ang pagparito ng Panginoong Jesus ay ang pagtatatag ng kaharian ng Diyos. Nasira, nabungkag, nasira
ng ang mga Israelita, ang bayang Israel ay magapi at maging alipin noong unang panahon sa Lumang Tipan. The 12 tribes of Israel were scattered. Nagkanya-kanya ho sila, nasira ang templo, at ang 12 tribo ng bayang ng Israel ay nagkahati-hati, nawala. At ngayon, sa pagpapahiwatig at pagtatatag ni Jesus, Poong Nazareno, na ang kaharian ng Diyos ay muli niyang ibinubo, 12 apostol na sumasagisag sa 12 tribo ng Israel na nagkawatak-watak ang muli niyang tinatawag. So very significant ho, very symbolic, the number 12. Kaya huwag kakalimutan. Anong ibig sabihin ho nito? Nais ng Panginoon na ang pagkakamali noon ay maging aral ngayon. We have to learn from the mistakes of the past. Kung noon, sinira ng mga kalaban, kaaway, ang bayang Israel na buo at iisa, ang Panginoon muli itong tinitipon at ginagawang iisang kaharian. Natuto na siya. At gustong itama ng Panginoon ang karanasan ng nakalipas, kaya tinatawag niya ngayon ang 12 apostol upang itama ang pagkakamali ng sangkatauhan sa kasaysayan. Isang bagay ho ito na dapat nating bigyang pansin. Sabihin niyo, ang liit na bagay, pinalalaki ni Father. Eh, ano ngayon? Mahalaga ho yun. Sa abroad, especially sa Europe, when they start conferences, when they give talks, they always put the situation in context. Bago sila magsimula ng kanilang mga talk or conferences, meron hong backgrounder. At ito ho, ang hindi nila tatak ng mga Europeo. Na hindi naman masama, kasi para sa kanila ang pagkakamali at turo ng nakaraan ay hindi dapat kalimutan, bagkus dapat matutunan upang sa ngayon ay hindi na tayo magkamali pa. Now, bigyan ho natin to ng pansin na marahil kaya ho tayo hindi natututo sa buhay dahil we have never learned our lessons. Di na tayo natuto. Meron nung kanta ang isang sikat na mga awit. Ayan ka na naman, tutukso-tukso, di na natuto. Lala nyo? Hindi ko na ako sasabihin, baka lalong sumikat. Pero kilala natin lahat, di ba? Di na natuto. E yan ho ang tatak natin mga Pilipino. Dahil hindi ho natin tinatandaan ang aral ng nakaraan. Kaya muli nating na uulit na gagawa ang pagkakamali sa kasalukuyan. Mayroon nung kasabihan ganun eh. Man has never learned his lesson. And this, the expression goes this way. History repeats itself. Sabi daw nila. History repeats itself. Pero may kulang ho doon. Because man has never learned his lesson. Nauulit lang ang lahat ng bagay kasi hindi tayo nagtatanda. Tama? Nagkamali na eh. Huwag na ulitin pa. Aral na yan sa atin. At ito ang isang bagay na nais ipakita sa atin ng Panginoon. Na kung ang mga kalaban noon pinaghiwa-hiwalay ang bayang ng Israel, siya sinisikap niyang tipunin ang lahat ng ito bilang pagsisimula ng paghahari ng Diyos. Ikalawa, isa ho sa mga katangian na dapat gawin ng mga katungkulan, na dapat gawin ng mga alagad apostol, ang magpalayas ng demonyo. Sabi niyo, bakit merong pagpapalayas ng demonyo? Why so important? Bakit laging factor yan ng gawa ni Jesus? Dahil nais ng Panginoon na maunawaan natin, tapos na
ang maliligayang araw ng kasamaan. Tapos na ang araw ng demonyo. Kaya tugi na sila. Alis na sila. Wala na silang kapangyarihan pa. Ito ho ang isa sa mga tatak tanda ng paghahari ng Diyos. Ang Diyos na ang naghahari. Tapos na ang maliligayang araw ng kasamaan at ng kadiliman at kasalanan. Kaya ito'y sinasagisag ng pagpapalayas ng mga masasamang espiritu at pinalalaya na ang mga sinasapian nito. Now, kung tayo ay talagang sa Diyos, kung talagang tayo ay deboto ng Poong Jesus Nazareno, hindi tayo papanig sa alam nating masama. Bawal na gamot yan. Bawal yang chismisan. Bawal yang magnakaw. Bawal yang bawal yung relasyon na ito. Hindi ito tama. Hindi na ho natin gagawin. Kung talagang tayo'y sa Poong Jesus Nazareno, na nais nating siya ang maghari sa buhay natin. Ito ho ang lagi nating dasal. Diba? Sa Ama namin. Mapasaamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Kaya kung ang Panginoon ay naparito at isa sa kanyang mga mas matitingkad na gawain ay tapusin ang maliligayang araw ng kasamaan, sana tayo hong mga deboto at namimintuho sa Panginoon, pipiliin natin ang tama, mabuti at nararapat at hindi tayo papanig sa alam nating masama at bawal. Nang sa gayon, tunay na magpatuloy ang paghahari ng Diyos na kanyang sinisimulan sa 12 apostol at hari naway nagpapatuloy sa atin. At ikatlo, meron ng isang expression na maganda ho nating balik-balikan. It goes this way. Hindi pinili ng Diyos ang mga karapat-dapat, ngunit pinaging dapat niya ang kanyang mga tinawag. Ulitin ho natin. Hindi tinawag ng Poong Jesus Nazareno ang mga karapat-dapat. Tinawag niya mga simpleng tao. Walang pinag-aralan. Bad record. Unpopular. Hindi niya tinawag ang mga sikat. Hindi niya tinawag ang mga pariseo. Bagkus ang tinawag niya ay mga hindi karapat-dapat. Hindi niya tinawag ang mga karapat-dapat, ngunit pinaging dapat niya ang kanyang mga tinawag. Hindi niya tinawag ang mga karapat-dapat, ngunit pinaging dapat niya ang kanyang mga tinawag. Pwede ho nating ulitin? Oh, para ho tumalas yung ating memory, konting galaw. Galaw-galaw, baka ma-stroke. Oh, pagalawin ng utak. Hindi tinawag ng Panginoon ang karapat-dapat, ngunit pinaging dapat ang mga tinawag. Kayo. Ang mga karapat-dapat, ngunit pinaging dapat ang mga tinawag. Ito ho ang hiwaga ng mga apostol na kung tutusin, mangingisda, rallyista, makabayan, pangkaraniwang tao, kobrador, wala namang sinabi sa buhay, simple lang, pero ba't sila tinawag ng Diyos? May plano ang Diyos sa kanila. Ibig sabihin, may gagawin ang Diyos sa kanila. At Diyos na Poong Jesus Nazareno ang siyang magpapaging dapat sa kanila, hindi mismo sila. Now, hindi lang naman ho ang 12 apostol ang tinawag. Tayo rin na mga deboto at naririto ngayon. Lahat po tayo na tinawag. At siguro yung magtatanong ang iba, ikaw, deboto ng Poong Nazareno, ano ba yan, drama? Tuwing Biyernes, naka-uniforme ka? Pakitang tao ba yan? Patunayan ho natin.
patunayan natin na ang Diyos na ating pinipintuho, pinagsisikapang sundan at pakinggan, ang siyang patuloy na sa ating tumatanggap, patuloy tayong pinapaging dapat dahil tayo'y kanyang mga tinawag. We are a work in progress. Hindi pa tapos ang Diyos sa atin. May ginagawa pa ang Panginoon. We are a work in progress. At sana, sa patuloy na pagsisikap ng Diyos na tayo'y baguhin, tayo'y susunod sa kanyang kalooban, susundan ang kanyang mga yapak, tutularan ang 12 apostol upang tulad nila, mga tinawag, bagamat di karapat-dapat, tayo rin ay magiging karapat-dapat sa pagiging karapat-dapat ng Diyos na kanyang gagawin sa ating lahat. May plano po ang Diyos at tayo'y binibilang niya, isinasama niya sa plano niya. Sana'y di natin sasalungatin ang plano ng Diyos sa mga naging kasalanan, pagkakamali natin sa nakaraan. Matuto tayo sa lahat ng ito. Sakto na tayo dyan, huwag nang balikan, upang ang plano ng Diyos ay sa atin maisakatuparan. Hindi tinawag ng Diyos ang karapat-dapat, ngunit pinaging dapat niya ang kanyang mga tinawag. Mapabilang nawa tayo sa 12 apostol, di man karapat-dapat, ngunit kanyang pinaging dapat. Magsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, idulog natin sa mahal na po ang Jesus Nazareno ang ating mga kahilingan at ang ating tugon, mahal na po ang Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Mahal na po ang Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang Eukaristiya na ating tinatanggap sa komunyon at inihahandog sa misa bilang alaala ng mga hirap ng mananako ay magdulot sa atin ng wagas na pagmamahal sa Diyos at sa kapwa. Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang panalangin ni Jesus Nazareno sa halamanan ng Getsemani na dito'y pinawisan siya ng dugo ay maghasik sa atin ng pagkahilig sa panalangin na siyang mabisang lunas sa lahat ng karamdaman ng tao. Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang kanyang koronang tini, damit na purpura at krus ay magpaalala sa atin na ang kanyang mga aral at simulain bilang hari ng sanlibutan ay dapat maghari sa ating isip, isipan, angkan at lipunan. Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang sa bisa ng kanyang pagpapasan ng krus sa mga lansangan sa Jerusalem, ay matuto tayong makiramay at makihati sa mga kahirapan at tiisin ng kapwa. Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang tulungan tayo ng mahal na Birhen, ina ng hapis, na maging tunay na larawan ng kanyang anak sa isip, wika at gawa, nang sa gayon ay makamit ang ating kahilingan sa poong Jesus Nazareno. Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Patuloy nating ipagdasal ang tagumpay ng mga naghahanap trabaho, silang mga nagnanais makabalik sa pag-abroad at pagbabarko, ang kagalingan ng mga may sakit,
ang kaligtasan ng lahat ng naglalakbay, lalong-lalo na silang gumagayak at naghahanda para sa kapistahan ng Poong Santo Niño sa Linggo. Manalangin tayo. Mahal na Poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Igawad mo rin po ang biyaya ng pagkakasundo, kapayapaan sa bawat pamilya at sa mga bansang may alitan. At para sa kaligtasan ng lahat ng mga mamamayan, manalangin tayo. Mahal na Poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Sa katahimikan, ating pong ipagkatiwala sa Diyos, lahat nating mga kahilingan. O Diyos, Amang makapangyarihan, sa paghirang mo sa 12 apostol, binubuo mo ang simbahan na itinatatag mo at binubuo ng mga makasalanan. Maramdaman nawa namin ang iyong pagtawag at pagpapahalaga sa amin. Kami na iyong tinawag upang basbasan at pagpalain. At nawa kami rin ang maging tagapaghatid ng iyong biyaya sa lahat sa mga taong sa amin iyong ipinagkatiwala. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Jesus Nazareno, naririto kami sa harap mo. Alak at tinapay, alay namin sa iyo mula sa tangkay ng ubas at butil ng trigo, upang maging dugo't katawan mo. Jesus Nazareno, alak at tinapay, sa tanan ay nagbibigay buhay, biyayang kaloob mo ay aming inaalay, aming hilin, pagpapalat, buhay na dalisay. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo, mga kapatid, upang itong ating mga nakayanan, kasama ng lahat nating mga intensyon, kahilingan, pasasalamat, at mga taong ipinagdarasal, ay maging kalugod-lugod nawang lahat sa Diyos na makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, maganap nawa ang paghahain ito na sa dambanan ng krus ay siyang pumawi sa kasalanan ng mundo. Sa ngalan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin rin. Itaas sa Diyos sa inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Iyong ipinasyang sa kahoy na krus, ang sangkatauhan ay tubusin ni Jesus. Sa punong kahoy, nagkapuwang ang kamatayan. Sa kahoy na krus, itinanghal ang pagkabuhay. Sa punong kahoy, nanaig ang sumuway sa iyo. Sa kahoy na krus, siya'y nadaig ng masunuring anak mo. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubuni sa iyong kadakilaan.
Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana, o sana, sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana, o sana, sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kanyang mga alagad nang sabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad na ang sabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo. Nang bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa kapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami natubos mong tunay. Poong Jesus, naming mahal, iligtas mo kami, tanan. Ngayon at magpakailanman. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ni Jesus na iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Lingapin mo, Ama, ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco, ang aming Santo Papa sa Roma, ni Jose na aming Arsobispo dito sa Maynila, at lahat ng obispo at kaparian at ang iyong piniling sambayanan. Alalahanin mo ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang muling mabubuhay. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, ang Ina ng Diyos, ang Nuestra Señora de la Buena Hora, ni San Jose, ang kanyang banal na esposo, ni San Juan Bautista, aming patron, at ng lahat ng mga apostol, martir at banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan,
kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Tayong lahat ay naging magkakapatid dahil kay Kristo. Kaya't samahan natin siya sa pagtawag sa Diyos na ating Ama. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. Pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin, Panginoon, iadya mo kami sa lahat ng masama. Pagkaloba ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang siyang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ng aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaang hatid at hangad ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Tayo pong lahat ay binyagan sa ngalan ng Panginoon, at ang Diyos ay umaasa sa atin na ang kahariang kanyang sinimulan ay magtatagumpay hanggang katapusan. Panig tayo sa tama at mabuti at gawin natin ang nararapat. Ang ihatid ang kapayapaan, hindi maging sanhi ng kaguluhan. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maaawa ka sa amin.
Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maaawa ka sa Kordero ng Diyos na naalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang ito si Jesus, ang Kordero ng Diyos, siyang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lahat na sa Kanya ay tatanggap. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ihatid nawa tayo ng katawan at dugo ni Kristo sa buhay na walang hanggan. Amen. Ang katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig. Bago umalis sa harapan ng pari o lay minister, sumunod po tayo. Maraming salamat po. Jesus Nazareno, salamat po sa pag-ibig mo. Ang buhay mo'y inialay, sa krus ay namatay, upang kami ay mabuhay. Poong Jesus Nazareno, patawad po sa mga kasalanan ko. Ang buhay ko'y iaalay, ang lahat ay ibibigay, puso ko'y sa'yo lamang habang buhay. Poong Jesus Nazareno, kay buti mo sa hirap at dusa ikay kasama ko. Ang samukot dasal sana'y pakinggan mo nang mapawi ng mga paghihirap ko. Poong Jesus Nazareno, salamat po, ang iyong pagmamahal ay nadarama ko ngayon at magpakailanman, ika'y pupurihin ko. Mahal na Poong Jesus Nazareno. Poong Jesus Nazareno, kalug po ninyo itong kahilingan ko. Mabuhay ng
mapayapa, ilayo sa lahat ng masama, kaawaan niyo po kaming umaasa. Poong Jesus Nazareno, patnubayan niyo po nawa't gabayan ako. Iligtas sa kapahamakan at iyak na kamatayan, huwag po ninyo kaming pababayaan. Poong Jesus Nazareno, kay buti mo sa hirap at dusa ikay kasama ko. Ang samo ko't dasal sana'y pakinggan mo nang mapawi ang mga paghihirap ko. Poong Jesus Nazareno, salamat po, ang iyong pagmamahal ay nadarama ko. Ngayon at magpakailanman, ika'y pupurihin ko. Mahal na Poong Jesus Nazareno. Mahal na Poong Jesus Nazareno. Announcement, inihandog po ng Simbahan ng Quiapo ang Nazareno Medallion. Ito po ay nagkakahalaga ng 20 pesos. Mabibili pa rin po ang ating opisyal na imahe ni Jesus Nazareno. Ang small size ay nagkakahalaga ng 600 pesos. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating Parish Finance Office. Ang malilikom po na pondo ay gagamitin sa pagsasaayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Mga palaala sa mga nagsisimba, pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Panginoong Jesucristo, kaming nagsalo-salo sa banal na pakikinabang ay nakikiusap sa iyo na ang mga nasagip ng kahoy na krus na nagbibigay buhay ay iyong ihatid sa pagkabuhay sa kaluwalhatian, sapagkat ikaw ang Panginoon, magpa sa walang hanggan. Amen. Pinaghahandaan po natin ang kapistahan ng Poong Jesus, ang Santo Niño, sa Linggo. Ipagsimba po natin, dalhin sa simbahan ang atin hong mga anak, mga bata, ang mga apo't pamangkin, lalong-lalo na ho silang mga may sakit, upang sila po'y mabasbasan at gayon din ang atin hong mga imahen ng pong Santo Niño. So, mas maghalaga hong dalhin yung mga batang buhay kaysa ho yung batang larawan, ang Santo Niño. Ipagsimba po natin silang lahat sa darating na Linggo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ating tanggapin ang pagbabasbas ng mahal na Poon. Mahal na Poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan.
Pakinggan po ninyo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong masaganang katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may pasasalamat at utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga taong kanilang ipinagsisimba, ang mga daladala nilang larawan at pangalan, at maging ang kanilang mga imahen at dasalan. At nawa ang lahat ng ito ay magpaalala sa amin sa binyag kung saan kami nangako na ikaw ang pakamamahalin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lagi ng makapangyariang Diyos, ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating banal na misa. Humayo tayo at manatiling tapat na alagad ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Sabay-sabay nating awitin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Sabay-sabay. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin.